Happy Halloween, mga BF! My name is Orly. Si Pantan. And we are your best friends! Welcome back ulit sa aming vlog. And for today's vlog, nandito tayo sa Domrose Factory. Yes. Ay, akala ko Domrose Pizza. Domino's pa yun. So guys, nandito tayo, syempre, sinaselebrate natin ang Halloween. Part ng Halloween, of course, ang mga kandila. Yes, bukod sa kandila, syempre may flowers. Ang nakaka-excite lang pag nakakita ka ng kandila. Iba't ibang shape siya, no? Pero nagtataka ko, ba't parang wala ako nakitang kandila? Malay mo meron. Hindi, pag birthday meron. Ay, meron kaya silang ganun pang mood. Tanong natin mamaya. Oo, oh, special mood ang tawag doon. Yeah. Kanina napansin ko, may parang ano doon, may... Sa pintuan nila, parang may mga asin, oo. Sabi nila pamahiin daw yung pampaswerte raw para maraming bumili or maraming customers. O baka gano. May beauty queen na nakatira dito, nag-asin. Baka sa nag-asin? Hindi, wala ah, naman si ano dito si ano. Mamaya tatanong natin kung bakit may asin sa pintuan ng ano. Baka sa langgam lang po. Langgam? Ano kasing langgam sa laban? Pumapasok. Lalagay ka ng asin sa bawat pintuan. Ah, pang-alis pala ng malas talaga. Ayan po. Si Ma'am Weng po, siya po ang ating contact person dito sa Domrose. And siyempre pasalamatan at ang friend natin na si Petty kasi friend niya talaga si Ma'am Weng. Tapos guest namin siya sa Hideout kaya nakilala niya. Napakabait si Ma'am Weng. Lagi nagbibigay ng pera sa stage. At lagi nagbibigay ng candles. So ngayon, alam niyo na mga BFs kung bakit may asin. Sabi nga, pagkak wala kang customer, magsaboy ka lang ng asin para medyo pumasok ang swerte. Oo. Ang tagal na natin hindi nagagawa. Kitty nose tayo. Oh my God! Kitty nose! Yeah. Sa buhay, sa araw ng patay! Origin ng kandila ay nagsimula sa Rome. Sa Rome? Yes, 500 BC. Actually, nasa Bible pa nga, makikita mo pa yung oil, tapos may yung mga lamp. Oo, may wick siya. So, yun ang mga sinaunang candles. Nagaling siya sa Rome. Tapos? Nagawa sa fat, sa tallow. Tallow is beef fat or sheep fat. Kala ko pag tallow, hindi ka panalo. Oo, tallow ka sa puso yun. Diba, Bes? Belo, tallow ka sa puso. Oo. Tapos noong 200 BC, yun na talaga yung talagang or ang candle ng itsura niya. Ah. Doon nagsimula. Sina-shape-shape na siya. Yes. So, sa China. So, itong mga kandila na to, gawa sa fat natin. Di ba bawal ng animal cruelty? So, hindi ka na mag-ano. Kaya, ang tawag ng iba is sperma. Eh, di ba brand ng sperma? Hindi. Hindi, word talaga, siya. Dating word ng mga lola natin. Lola natin sperma. Sa kandila, sperma. Kaya siya sperma, gawa siya sa sperm whale. Sperm whale is ano, parang... uri ng whale, no? Yes. Oh, eh ngayon endangered na sila so bawal na talaga. Oh, bawal ang cruelty to animals, kaya hindi na gumagamit na fat ng hayop. Ano saan na kaya? Tanong natin mamaya kung saan nalagawa ang kandila. Yes, malalaman natin 'yan sa loob ng kanilang factory. Yes, so pagbalik ng Rated K. Yes. Sa office nila. Ayan, nakita niyo sila gumagawa sila ng mga office work. Pero charing-charing lang talaga yan. Hindi talaga sila. Sabi, ay, may tao magagawa. Ayan, at may pamirienda po si Ma'am Weng. Ayan, may pizza. Ayan. Hi, ayan. Anong name mo? Sorry. Danica po. Danica. Ano mo si Ma'am Weng? Danica po. Ah, so anak siya ni Ma'am Weng. Ang ganda ni Danica. Yes. Ilang taong ka na, Danica? 20 years old. May boyfriend. Ano kahantahin mo? So ikaw ang nagma-manage nitong business o isa ka sa mga nagma-manage? Tumutulong lang po. Ayan. So dahil isa ka sa mga tumutulong, ikaw naman ang interviewin natin kung paano gumawa at inibot mo kami sa loob ng inyong factory. Hindi ba nakakatakot sa loob? Hindi naman. Wala nagpapakita dyan? Gusto ko sinamin na may nagpapakita. Tara, ito na. So ito yung mga finished product nandyan na yan. Ayan. So ito yung pang-deliver nila. Nagdi-deliver din kayo sa iba't ibang lugar? Like sa Laguna. Saan ang pinakamalayo? Sa Calamba po. Ah, Calamba? Danica, throw mo naman kami. Sige. Pagawaan po ng vigil tsaka sperma. Pagawaan ng vigil tsaka sperma. Ano? Vigil tsaka sperma. Vigil candle. Okay. Sige, ituro mo sa amin kung ano yung vigil candle at saka sperma. Mga pagkakaiba-iba kasi hindi namin kami familiar. Vigil candle po na ano? Ikaw parang nangangamuna. Ito. Ano?
Inaamoy ako. Ano amoy mo? Kandila. Gaga ka pala gawa ng kandila. Magtaka ka kung amoy adobo dito. Hindi naman ka-render yan. Kung yung vigil candle po, yung vigil po, maliit na mataba po. Actually, ang vigil candle yung ginagamit sa church. Sa baklaran po, nagsisindi ka. Yung mga, mas maliliit pa yun nandun eh, di ba? Eto talaga yung sizes niya. Kaya lang yung sa ibang church, nililiitan na lang. Ah, pinuputol pa. Eto, bakit ganun? Parang iba yung ulo niya. Ano pa po yung nililinis pa po yung Alilinisin. Bakit wala pang wick? Pinapasok sa loob. Ayun, no, nakita ko yung pinapasok na parang metal sa loob. At dito na ako pagawa ng sperma. Dito. Yung sperma nyo, saan nagawa ang kandila ngayon? Sa paraffin wax po yung gamit po namin. Ang paraffin wax, pwede siyang gamitin sa kamay, di ba? Sa paa. Pwede medicinal yung ibang araw. Yes. Iba naman pang malaman kung may crime kang ginawa, di ba? Yes. Ang sperma pala, yun yung normal na kandila, yung mahaba na puti. Ginagamit yun sa pagtatawas din. Yung matbata ako, tinatawas ko din. Yung kunyari, papatak mo sa langganang may tubig. Hindi, only tinatawas sa kiligili ko ng bata ako. Yes, ang lakas ng angit niya. Tapos, ano naman yung ginagawa ni ko? Yan na yung ano. Finished product. Yan yung pagawa. Kill candle. Hi, kuya. Anong pangalan mo, kuya? Eric. Kuya si Eric. Kuya Eric, siya po ang gumagawa ng mga kandila dito ng vigil candle. Ay, ang galing. Ibang kulay siya, ha? Tignan mo, cute. May ano siya, pag tinanggal mo to, ayun na, may formahan na gano'n. Usually, kuya, mga ilang oras natutuyo yung ganyan? 45 minutes. Ah, wala pa isang oras. Yes, pag 45 minutes, wala pa isang oras. Kita? So, ito yung mga mahaba. Ito na yung pang... Yan yung sperma. Kano ngayon yung isang ganyan? 70 po. 20 pesos na. 70 pesos. Yung isang balot ng visual candle? 85 pesos. Yung 6 pieces? Ah, talaga. Teka, pag may sumusobra ng mga ganito, anong ginagawa nyo na? Iniinit po ulit namin sa kawa. Parang kanin lang o kaya ulam, pwede initin. Yes! Ito, dito tayo kay Kuya. Kuya, ano pong name nila? Blas. Kuya Blas, ano pong ginagawa nyo, Kuya? Ay, pambuhos na doon sa post. Anak, ano na yan? Kumbaga galing na yun doon sa kawa. Meron po bang Clorox yan? O kaya Downy, wala. Wala, pag may scented na daw. Pero di ba usually meron nga mga scented candles? Ano po yung mga pampabangong nilalagay nyo? Scent lang. Kayo din nagtitimpla nun? Hindi po. Bumibili lang po kami ng scent. Ng scent din. Kaya ito yung kawa na nilalagyan nila. Ilang years na pala itong ano nyo? Itong negosyo na ito? Po kami 1968 po. 1968? Oh my God, matanda pa sa akin. Mga 55 years. Magaling si Miss Osamat eh. So dyan guys, siluluto yung wax. Yan, sa malaking kawa. Baka magpupunan pa yung halo. Ano? Danica, alam mo ba kung anong halo niyan? Ano lang po yan? Para pin wax lang po. Hamlang? Hindi siya inahalo. Wala siyang tubig, wala siyang ibang liquid. Kung namin matunaw yung wax, tapos kukuha lang po kami ng wax, tapos doon na pinahalo. Tapos isasalin na. Ayan. Tapos yung iba, kung may kulay, lalagyan nyo lang ng kulay. Tapos kung may pabango, lalagyan nyo rin ng kung anong klaseng pabango. Okay. Saan? Tingnan natin kung paano isasalin sa sperma. Okay? Yung pagawaan ng kandila, may kakaiba siyang amoy yun. Para siyang medyo... Pero hindi mabaho. Hindi siya mabaho, pero... Wax! Oo, no? Si kuya ay papatong niya na yun doon. Tapos... Ay, nahulog! Binusa. Ayan, sige, tingnan natin kung paano ginagawa. Ayun, pinapasok na gano'n. Ang galing! Yung... Papasishoot doon. Ayan. Dahan-dahan lang kasi, baka mag-overflow. Yung bakal, may hulmahan na. May hulmahan. Tapos meron yung string, yung tali. Ano tawag sa ganyang tali? Ano po, wig po. Wig! Parang tambaboy. No, Ton? Yes! Kabisadong-kabisadong may mga wig eh. Yes. Ayan, so pupunoy lang ni Kuya. Pag puno Sachi na, palalamigin nila nung 45 minutes. Para lang din siya nagmamold ng chocolate. Nung sa mga factory ng chocolate. No, ang galing. Thank you, mga kuya. So, pupunta na tayo ngayon sa second floor ng kanilang building. Doon po natin makikita yung mga tinatago nila. So, ito na tayo, second floor. Ayan, ito na yung favorite ni Tom. Yay, kanin! Dito po minumold yung kanin, nakakainin natin. Ano ginagawa
yung altar candle ni Ma'am. Matawa? Altar candle, yung malalaki. Ano to? Ay, bakit ganyan? Easter, gano'n? Bakit manipis? Inaano pa po ito, pinapatigas muna po. Grabe kayo talaga, anong gustong-gusto niyo yung papapatigas dito sa akin? Okay, una po, isang coke lang po muna, tapos papalingin muna po, tapos pangalawang coke naman po. So matagal? Ang altar candle, ganun katagal ginagawa. Isang puso na malalaki siya. Oh. Wala, ibig sabihin, wala kayong mold na nag-hold ng ganun. Usually, ang isang altar candle, gano'ng katagal gawin? Isang araw po. Ang altar candle, ilang week siya bago maubos? Maabot po ng 10 hours po. 10 hours? Kung dire-diretsyong nakasindi. Kaya pala sa simbahan. Ito naman, ito yung kaninang sinasabi nila na the oldest candle. Pinakamalaking kandila din. The biggest and the oldest na. Ano to? Custom made? Parang pinasadya nila to, no? Pinasadya nila daw to, sabi sa amin kanina, tapos hindi na kinuha. At saka saan niya gagamitin yung ganito kalaki? Yes, kalaki, no? Dahil pag sinindihan mo to, siguro may buwan or taon na mauubos to. Hindi ko mga 3 days. Hindi. Hindi lang? Sobra. Ayan naman yung mga altar candles nila talaga. Parang maganda yung kandilang to. Hoy, Kitty, tumayo ka dyan! Tignan po natin, gaano kalaki yung isang altar candle dito. Ayun. Ayun. Pascal. Ano yung Pascal? Pascal. Sa simbahan. Sa simbahan yung Pascal. Yung ano, may mga... May Pascal mystery eh. Kasi silang sinasabi. So, pang simbahan din siya. So, ang usually order sa inyo yan, mga taga-simbahan. Simbahan. Okay. Bukan yung ganito? Sa 1,040 po. Mas mahal pa rin siya. Yun ang ano, altar candle. Ito siguro mga nasa 300 pesos. Kung 1,000 po. Kasi 1,000 po. Mga 300, 500. No? Anong meron naman doon? So, anong area to, Danica? Dito po kami nagpapak na mga candle. Oh, sino nagpapak? Si ano po, Tito Liloy po. Tito Liloy, siya siyang nagpapak, siya ang pack boy. Yes. Tito Liloy ang ating pack boy. So, wala sa edad ang pagiging pack boy. Yes. So after ma-quality control, pag okay na yung mga kandila, ipapak na niya. Isusupot at ilalagay sa iba't ibang karton. Thank you kaya. Kailangan nila dito sa ano mga transistor, ganyan. No? Yan. So, puro balita ang narinig nila kuya dito. Saan tayo next, Dari pa? Third floor na po. Alam mo kung ano to dati? Carousel to yung nasira lang. Playground nila to ng mga bata sila. Yes. May hindi kayo nagagawa ng itim na kandila? Ay, bakit? Wala lang po kami, ano. Hindi, ayaw lang po ng lola-lola ko ng itim. Ng black candle? Ano po yung pang kulam daw? Oh. Mga lola't lola na ni Danica ang nagtayo ng business daw. Na pinasa na sa kanila. Hindi ka pwedeng parang third generation na sila. So hindi ka pwedeng bumili dito. Dahil walang black candle dito. Oh, burn na. Yung mga pangkukunan na nyo. Burn na. Witchcraft. Pero ang pinaka-leader nila, si Lassie. Andito na tayo ngayon sa third floor. Andito na yung mga painting na ginagawa nila. Diba? Saka yung nagpag-mold naman din ng iba't ibang kandila. Bukod sa first floor, dito rin sa third floor, may kawa din sila at nagmumold din sila. Actually, lahat ng floor may kawa. Oh, ito, tignan mo to. Bato to, no? Mold po. Kahoy po yun. Ah, kahoy. Ano yung tawag sa ganyang kandila na minumold? Adoration candle. So, mostly pa rin ang client dito. Laging churches, no? Iba-iba pa lang tawag sa kandila sa simbahan. Nalaman natin may altar candle, adoration candle, may Pascal candle. Sa atin, ano no, pa yung isa, yung maliit? Vigil candle. Grabe sa ating mga normal na tao, tawag natin lang. Kandila lang. No? Lahat yan, general kasi kandila. Kandila sa simbahan. Uh-oh. Dito naman, Danica. Ano to? Dragon candle. Pink ang kalagasan. Ay, oo nga, pag nasisira, anong ginagawa niyo? Ulit lang. Walang nasasayang, no? So, sinong nagmamold nitong candle na to? Si Kuya? Edwin. Kuya Edwin. So, since siya ang nagmamold, siya po si Dragon Ball Z. Yes. Dragon. Mga Chinese. So, ito naman. So, ito naman yung portion na Danica. Ano tawag dito? Ito na po yung adoration candle. Di ba kanina may mold lang natin? Ito, pinipaint na niya. So, kailangan may ano. Lahat ba ng adoration candle kailangan may ano? Yes po, may painting po. Ano pangalan ni Kuya?
Kyle po. Kyle, ilan taon ka na kuya? Ano daw, oh, face reveal naman daw. Gano'ng katagal ka na nagagawa ng ganyan? Bali po ano, 5 years. Five years na. Anong wish mo kay Santa ngayong Pasko? Wala po. Wala siyang wish, dapat i-wish ka. Pera. Pera, yay! Iba-iba yung design, no? Oh, okay. Alam mo ba si Kitty, marunong din siyang mag-design. Mamaya pwede natin siya sigurong ano, ha, bigyan ng chance pag-paint ng isang kandila. Oo, magaling yan. Tingnan mo, pag siya ang nag-paint, siya pinaka-artistic sa Bex Friend. Siya yung leader ng art department. Hmm. Okay, dito naman tayo kay Danica. Anong meron dito? Tita Vanjie. Ayan, si Tita Vanjie naman po ang nagpa-pack. So, siya si pack girl. Diba, Tita Vanjie? Ilang taon na po kayo nagpa-pack? Ano na, tagal-tagal na. Magaling po talaga kayo sa pack, no? Oo, tapak na tapak talaga. Ano ba anak nyo? Tatlo lang po. Ah, magaling po talaga sa pack. Ilang taon na po kayo nagpa-pack ulit, sorry? 30. At saka dapat talaga pag nagpa-pack, nakaupo. Siyempre nakakangalay yun pag nakatayo ka. Diba? Tawag sa ganitong kandila naman ay star candle. Asa usually, saan ginagamit yan? Ano lang po, kung ano lang yung gusto ng customer na design, pwede rin po nila gamitin. Walang specific kahit saan. Ah, okay. Anong mabili yung kandila dito? Adoration po yung mabenta po sa akin. Tsaka RT and DJ Esperma po. Ano tawag sa ganitong kandila? Parang gelatin, no? 3 to 4 days with ring. With drink? Ring. Ah, with ring. Akala ko with drink. 3 to 4 days ang tawag sa ganitong kandila. Eh, bakit parang gelatin? Design po ito yung gelatin. Pero wala siyang purpose talaga design lang. Apo, design lang. So, pwede rin sa altar pag ganun. Kasi may ring siyang ganun. Sino nagpangalan ng mga kandila na yan? Lolo ko po. Pero yung dapat magawahan ng mga kandila, yung 3 to 4 days with rice. Dapat yun yun, ano, with Wi-Fi. Okay, yeah. Dapat nag-a-adapt tayo sa ano, di ba? Ito naman po tinitirik yung sa simbahan. Ito po yung, ano, yung offering light. Yan po yung sinasabi ko kanina. Maliliit! Offering light ang tawag. Asan yung sample mo yung nagawa niya? Ito, iba yung color niya. Yung sa baklaran kasi white. Oo, oh, ito. Pero mas yung sa baklaran medyo malaki. Pero ito yun, offering light. Paano ito sabon? Bubble candle. Bubble candle? Saan ginagamit naman to? Ano lang po yun sa mga millennial na ano. Yung ano lang po, pag pang decorate lang po nila. Ikaw, sa may naisip ka ng itsura ng candle na gusto mo if ever magkakaroon ng touch ng Danica? As usually, ako po gumagawa. Ah, ikaw! So, idea mo yan, yung bubble candle. Oh, tawag sa ganito kasi, parang flower. Rose candle. Rose candle. Alam mo, sa Thailand, di bumili ako ng mga scented candles doon. Medyo may amoy siya. So, scented to? Opo, scented. Bumibili ako iba-iba. May elephant, may banana, iba-ibang klase. Yung may mga sabon pa nga na hugit. Seryoso, meron oo, talaga, di ba? Oo, binigyan mo ako noon. Doon naman tayo. So, eto yung sinasabi nila kanina na dragon candle. Ayan. So, ibig sabihin yung mold nito, kuya, meron talagang dragon sa loob. Kaya okay. Eto, paano po minumold tong ganito? Christmas tree yan. So, eto naman yung sinasabi natin kanilang 3 to 4 days with ring. Okay. Eto naman, ito yung mga kanina na pang birthday, souvenirs, binyag, no? Mm-hmm. Okay. Ikaw na nakaisip. Ikaw, nice, no? Gawa rin kayo ng mga saging, yung mga fruits, yung mga ganun din kayo. Meron din. Gawa ka rin nun para pag Halloween, no? Cute. Para may specialized kang kineso. Bukod sa araw ng mga patay, anong buwan mabili ang kandila? April po, pag ano, mahal na araw. Pinaka talagang mabili, araw ng mga patay. Ito yung peak season yun, no? Grabe, dahil papatunayan ni Mami na talagang artistic siya. Tignan mo, nag-spend siya ng time para gumawa ng personalized. Grabe, no? Ang artistic niya talaga, basta alam. Ang galing mo. O, sa'yo na yan, ha? Bili mo na yan. Oo, bilin mo na yan kasi binaboy. At tingin mo, may bibili niyan? Sira ulo ka, Mami. Paint pa pala, tingnan mo, oh. Look, oh. Ganda, no? So, mahal, feeling ko itong pinakamahal na kandila kasi sa 260 po. 260. Oo, kasi itong
gold talaga tong paint na to. Oh, ang galing. So lahat 'yun pati malalaki pipinturahan mo din. May iba pang nagpipaint. Okay. Thank you, salamat. So yan, guys. Kita niyo naman na nalibot natin. Nakita natin kung paano gawin ang kandila. Though napanood natin siya sa iba, pero mas maganda pala pag personal, nalaman natin dito na iba't ibang klase ng kandila meron palang ginagawa. Oh, huwag yung sinasayang ang kandila. Ang daming proseso pala yan. Yes. Kaya busi nyo. Diba? Wala na mawawala. Kainin nyo. Hindi. Bawal kainin, mami. Ang purpose naman talaga ng kandila is to pray for... Tsaka pag brown out. Oh, ay, gasera kami. Para mas delikado. Pero, syempre, pagka nagsindi kayo ng kandila, make sure na papatayin nyo din at babantayan ninyo, ha? Para hindi papalaro sa mga bata ang kandila, yes, ha? At saka meron ako na booking dito. Si Maha Salvador sa Wildflower, dito sino? Kumukuha ng kandila. Sino? Si Maha Salvador. Ano pa? Si Lily Cruz andito! Why Lily Cruz? Wala ka na sa Argente. Oo. At saka, puro siya Lily. Lily Cruz, Lily Baby, sino si Lily? Lily Connie. Baka yun ang pangalan ng kandila? Hindi, yung magkakatabi yan. Tingnan mo. Si Lily Cruz, Lily Baby, tsaka si Lily Tunin. Eto, anong isang gawa kong kandila na to? Oh, hindi kandila yan, pizza yan. Oh, ayan, so nakita niyo naman, gutom na si Tonton. Kaya naman, magpapaalam na kami. Thank you, mga BFs. Gusto natin pasalamatan si Mamueng. At ang Dom Rose. Dom Rose. Saka dito si Danica. Yan. Thank you, Danica. Gusto natin pasalamatan ang Dom Rose dito sa may Reparo, Caloocan. Yeah. Pagkain natin yung mga videos dito sa baba para ito, no order. Bibilin mo na ito, mami, ha? Baka yes, ano sila dito. Hawakan mo. Yes. Bye, mga BFs. Bye. Thank you. Bye.